Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong pasimula muli ng Sunday School, Let's Sing a Hymn. Sa ating pong Trinity Hymnal 460. Bilang Diyos, Ama namin, makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng awa at biyaya, kami ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin, makapag-aral ng inyong mga salita. Salamat for the new mercies that we receive from you today. At salamat, Panginoon, na patuloy kang nangangalaga, nangangasiwa sa inyong mga tao. At patuloy din, Panginoon, na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kinikilala namin ang realidad, Panginoon, na nabubuhay pa kami sa mundong ito na puno ng kasalanan. Kabila-kabila ang pasakit sa buhay, ang mga kabigatan sa buhay. And how we long, Lord, for the day na kami ay kukunin mo na at makakapiling mo na sa inyong sa bagong langit at lupa kung saan wala nang paghihirap, wala nang kasalanan. Yet, Lord, sa inyong probidensya ay nandito pa kami sa mundong ito, nabubuhay bilang Kristiyano at nakikibaka sa kasalanan, sa kaaway ng aming mga kaluluwa. At salamat, Panginoon, ay pinagkakalooban mo kami ng kaparaanan upang kami ay patuloy na lumakad sa kabanalan hanggang ma-reach namin ang spiritual perfection na ipinangako mo sa iyong anak na si Jesus. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami ay nagpapasalamat
at tumihingi muli ng tulong sa aming pag-aaral ng inyong ng aming confession of faith. Sa pangalan ni Jesus. Okay. So, tayo po ay nasa chapter 9 na ng ating confession of faith na tumutukoy sa free will. Okay, sa chapter 9. So, when we speak of will, no, o kalooban ng tao, we are talking about sa pagpili ng tao ayon sa kanyang kalooban or ayon sa kanyang naisin. And then sa ating confession of faith, our confession of faith speaks of human will or free will with regards to moral aspect or moral choices. So ayun po yung pinag-uusapan sa ating confession of faith, yung free will with regards to moral choices or moral aspect. So ayan po ang makikita natin sa ating meron pong limang paragraph itong chapter 9 ng free will at titignan natin ito isa-isa, no. So unang paragraph, yung unang paragraph po dito ipapaliwanag yung natural liberty o its natural liberty. Sa paragraph 1, makikita natin dito kung paano dinefine from our confession of faith sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung paano dinefine yung free will. Okay, so sinabi po sa paragraph 1, God hath endowed the will of man with that natural liberty and power of acting upon choice that it is neither forced nor by any necessity of nature determined to do good or evil. So, tignan natin yung general assertion about human will ng ating confession of faith. Positively, sinabi ng ating confession of faith na human will is endowed by God with natural liberty and power to act on choices. So sinasabi ng ating confession of faith na bilang tao, no, na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, eh pinagkalooban tayo ng Diyos ng kakayahang pumili. May laya ang taong piliin ang kanyang nais, ang kanyang gustuhin. Mula kay Adam, no, hanggang sa ating panahon na nahulog sa kasalanan. Mula kay Adam hanggang sa ating panahon, pinagkalooban ng Diyos ang tao ng gantong kakayanan. Meron tayong layang pumili kung ano yung naisin natin. So, yun yung unang sinasabi ng ating confession of faith. And then, negatively, sinasabi ng ating confession of faith, human will is not forced. So, hindi tayo parang puppet o robot na wala tayong sariling kalooban at dictated lang ng ating ng kung anuman ang ating decisions, ang ating mga gagawin. So we are not forced outside of ourselves to do good or evil. Okay, so kung titingnan natin yung ilang mga biblical proof niyan in Matthew 17 verse 12. Sinabi po sa Tagalog, beginning verse 12, sinabi po dito, ngunit sinasabi ko sa inyo na dumating na si Elias, referring to John the Baptist, dumating na si Elias at siya'y hindi nila kinilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang naibigan. Gayun din naman, ang anak ng tao ay malapit ng magdusa sa kanila. So, sa Tagalog, naibigan. Pero sa English po, they did to him, to John the Baptist, whatever they pleased. So, inusig ng mga tao si Elijah at sabi ni Jesus, ganun din si Jesus ang gagawin sa kanila, ayon yun sa kanilang
gustuhin ayon nyo sa kanilang ibigin. Sa James 1:14, sa Santiago, James 1:14, sinabi po doon sa beginning verse 14, ngunit ang bawat tao ay natukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. So, when you are tempted at nahulog ka sa kasalanan, no, hindi mo pwedeng sabihin, pinersa ako ng demonyo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, pinersa ako ng sino man para magkasala. Nagkasala ka dahil ginusto mo na magkasala. Ninais mo. Nagnanasa ka na magkasala. Deuteronomy 30 verse 19, no? Deuteronomy 30 verse 19, ito ay pahayag ni sa Deuteronomy 30 verse 19. Sinabi po sa Tagalog, tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa, kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. So, mga tao, no, sa mga Israelita, they have the freedom to choose. So, pipiliin mo yung kamatayan o yung buhay, blessings or curse. So, nasa iyong kagustuhan, iyon. So, yan po, no, human will is not force, but also, human will is not determined by necessity of nature to do good or evil. In other words, hindi mapipilit ang tao gumawa ng masama o mabuti. At palagi, no, kung makikita natin at kung ma-observe natin, palagi na yung will ng tao ay preconditioned sa kanyang nature or sa kanyang likas. Kung kung evil yung nature ng tao, ganun din yung kanyang choices. Ganun din ang kanyang mga ginagawa. So, walang neutrality. It's either you sa iyong likas, no, kung evil yung heart mo, yung niloloob natin ay evil, yun din ang lalabas sa ating buhay. Yung ating will ay control ng ating nature. Our wills are controlled by our moral nature. Okay, so yan po yung malinaw na binabanggit sa ating confession of faith. Now, let us make some clarifications. Dahil sa ating panahon, madami ang merong unbiblical view pagdating sa free will. At marahil sa inyo ay na-encounter ng ilan dito. So, maraming mga misunderstanding about pag sinabing free will or free moral agent of man. Pag tinanong mo yung iba, what is free will? Diba? Malayo yung kanilang sagot sa ina-assert ng ating confession of faith at sa makikita natin sa salita ng Diyos. Sinasabi ng iba, no, other understanding on free will, sabi nila, free will is utter unpredictable and random. Halimbawa, di ba, yung isang makasalanan, likas siyang makasalanan, likas siyang masama, nature niya yung evil, sumusuway siya sa Diyos. Sinasabi nila that in an instant, kayang magdesisyon ng makasalanan na piliin niya ang Diyos at sumunod sa Kanya. Or manampalataya sa Diyos by His own will. And you are familiar with that, no? Yan yung view na pinangahawakan ng Pelagianism
or yung Semipelagian and even yung Armenianism na sinasabi nila na sa sariling kalooban ng isang makasalanan, they can by his own to turn to Christ. But that's not ang makikita natin sa salita ng Diyos, as we shall see later. Free will is not utter unpredictable and random. Free will is not utter unpredictable and random. But also, free will, di ba, as a freedom to act contrary to moral nature. Sinasabi nila, kung evil yung nature mo, pwede yung will maging mabuti. Pero malinaw sa salita ng Diyos that our will, di ba, controlled siya by our nature. Halimbawa po sa Luke 6:43 to 45. Luke 6:43 to 45. Referring to the bad tree and the good tree. Luke 6:43. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na mabuti ang bunga, sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakakilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang mga igos ay di inaani mula sa mga tinikan, at hindi napipitas ang mga ubas sa dawagan. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan, at ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So, our nature, diba, determines what kinds of actions and words we will do. Kung masama yung puso mo, diba, katulad ng tinano ni Jesus, eh ang lilitaw din sa'yo, ganun din. Although, minsan, natatago. Dahil hindi nakikita sa panlabas. Pero yung motibo, pala masama. Lilitaw at lilitaw pa din yung kasamaan ng kanyang puso. If our nature is bad, our words, our choices, actions will also be bad. Sinabi ni John Murray, the essence of free agency or free will is that we act without compulsion from without according to our nature or character. So kung ano yung likas mo, no, sa atin makasalanan, eh yun na yung ating, ayun ang ating buhay, yun ang ating gagawin. Sumunod, no, at panghuli, others argue na yung free will contradict or in conflict to God's sovereignty. So yung, di ba, yung objection nga na kung ang Diyos ay may absolute control sa lahat ng bagay, even sa actions natin, hindi ba't parang puppet na tayo niyan, dictated yung decision natin? Kasi yung ginagawa ng tao, eh tinakda na pala ito ng Diyos. So asan ang free will ng tao sa ganyan? Kung absolute yung sovereignty ng Diyos sa actions ng man, para tayong robot. Well, we answered that in chapter 3 about God's decree. Kung maalala nyo pa, no? Plainly, tinuturo ng salita ng Diyos, may laya ang tao sa kung anong gustuin niya. Hindi scripted ng Diyos yung actions na gagawin natin, at responsible tayo sa mga actions ng ating ginagawa, ng ating mga decisions. And even the consequence of our decisions, we are responsible. We cannot blame others sa ating mga ginagawang decision. Dahil yun yung gusto natin, yun yung will natin na mangyari. Ayun yung ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo ay may laya sa ating, meron tayong sariling kagustuhan, may pang loobin. Ngunit, no, sinasabi din ng salita ng Diyos na
hindi ito labas sa pagtatakda ng Diyos. Ano man ang ginagawa natin, hindi ito labas sa pagtatakda ng Diyos. Human freedom is not ultimate because under pa rin siya ng sovereignty of God yung kalooban or desisyon ng tao. Remember in chapter 3, God's decree sa paragraph 1, sinabi doon, God neither the author of sin nor has fellowship with any therein, nor is violence offered to the will of the creature, nor yet is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established, in which appears his wisdom in disposing all things and power and faithfulness in accomplishing his decree. So yan po ang malinaw na statement. Hindi binaviolate ng Diyos yung will ng tao. So, as a summary, our confession of faith teaches that man is created to have free will or free moral agency, and man remains his free will in every state of his existence. Yun yung makikita natin sa mga susunod na paragraph dahil merong tinatawag na four state yung ating existence. Merong innocency, merong after the yung fall, meron na yung nang tayo ay na born again at tayo ay magiging glorified sa resurrection, yung glorified state natin. In that fourth state, meron tayong will. Meron tayong free will. We are free moral agent. So yun yung makikita natin sa susunod na paragraph na ating tatalakayin. So tignan natin yung sinabi sa paragraph 2, its original instability or free will in the state of innocency. So if you are taking notes, no, free will in the state of innocency. Paragraph 2, man in his state of innocency had freedom and power to will and to do that which was good and well-pleasing to God, but yet was unstable so that he might fall from it. So, ang una nating makikita dito, that before the fall, bago ang tao mahulog sa kasalanan, sila Adam and Eve, human had freedom and power to do and to will, which was good and pleasing to God. If you remember yung sinabi sa Ecclesiastes 7:9, that God made man upright. Diba? But they sought out many schemes. So, yung tao, kreneate siya ng Diyos, upright. But we are told nga in chapter 3 ng ating confession of faith sa pagdating sa creation, sinasabi doon that si Adam and Eve were created after the image of God in knowledge, righteousness, and true holiness, having the law of God written in their hearts and the power to fulfill it. So yung law na binigay sa kanila ng Diyos, meron silang kakayanan to obey that, the power to fulfill it. Nung hindi pa nahuhulog si Adam and Eve sa kasalanan, sinasabi ng salita ng Diyos, nilikha silang upright, righteous, they were able not to sin. They were able not to sin. Wala silang kasalanan, meron silang kakayanan upang hindi magkasala. Meron silang kakayanan upang hindi magkasala. Before the fall, human beings had moral ability to choose righteousness and be obedient to God. But then, makikita natin ang isang katotohanan na bago yung fall, before the fall, human was unstable or mutable. And even yung kanilang will ay mutable or nagbabago. They were able to sin.
they were able to sin. Sila ay mutable, ang kanilang free will ay subject to change. Again, in chapter 3 ng ating confession, paragraph 1, and yet, under a possibility of transgressing, being left to the liberty of their own will, which was subject to change. So, we know that human will was unstable dahil we have a record sa Bible and na sila nga ay nahulog sa kasalanan. Eve ate the forbidden fruit and she gave it some to her husband and he ate it. Diba? And they fall to sin. Nahulog sila sa kasalanan. So, if you are familiar with si Augustine, meron siyang binabanggit na fourth state ng human. Sinabi dito, si Augustine of Hippo stated that in creation, we were both, no, ito yung Latin word, posse pecare, able to sin. And posse non pecare, able not to sin. So, yan yung kalagayan bago yung mahulog ng ang tao sa kasalanan. Able to sin, able not to sin. But after the fall, we continued to be able to sin. Nagpapatuloy tayong may kakayanan, gumawa ng kasalanan o mahulog sa kasalanan, katulad ng ating unang mga magulang, but we lost. Ano yung nawala? Na-loss natin, na meron sila Adam noon nung hindi pa sila nahuhulog sa kasalanan. We lost the ability not to sin or posse non pecare. So, yun yung nangyari nung nahulog ang tao sa kasalanan. Okay, so, but sumunod sa paragraph 3, it's fallen inability or, if you are taking notes, free will in the state of sin. Free will in the state of sin. So, kung una, free will in the state of innocency, ngayon, free will in the state of sin or its fallen inability. Paragraph 3, man, by his fall into a state of sin, has wholly lost all ability of will to any good, spiritual good accompanying salvation, so as natural man, being altogether averse from that good and dead in sin, is not able by his own strength to convert himself or to prepare himself thereunto. Dito, no, makikita natin, ipapaliwanag kung anong nangyari sa free will ng tao nang sila ay nahulog sa kasalanan. Ang una natin makikita that man has completely lost all ability to choose any spiritual good that accompanies salvation. Pangalawa, makikita natin that man cannot convert themselves. No, hindi niya kayang maborn again sa sarili niya. Man cannot convert themselves by their own strength or prepare themselves for conversion. In theology po, they call it total inability. Ano bang ibig sabihin pag sinabing total inability? It means that man is unable to will anything spiritually good. May pagkakaiba siya sa theological term na total depravity. Yung total depravity, di ba, it means man is corrupted by his every faculty. Yung buong pagkatao ng sinner, di ba, ay infected ng kasalanan. That's total depravity from head to toe. Our bodies, our mind, our spirit and will, because tayo makasalanan, affected yung lahat, infected yung lahat ng kasalanan. At ang resulta ng total depravity ay total inability. Resulta yung total inability ng pagiging depraved ng isang tao.
sa chapter 6, no, pinaliwanag, paragraph 4, pinaliwanag dito, if you remember, yung total inability sa ating confession of faith. Sabi doon, from this original corruption, whereby we are utterly indisposed, disabled, and made opposite to all good, and wholly inclined to all evil, do proceed all to actual transgressions. Dahil we are totally depraved, di ba? Everything na ginagawa ng makasalanan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Those who are in the flesh cannot please God. Siya ay unable to make or to will anything spiritually good. He cannot, yung sinabi sa ating confession, he cannot incline himself to things of God, sa mga spiritual na mga bagay. Wala siyang kakayanan sa sarili niya to turn to Christ and to be obedient to God na nagbibigay lugod sa Diyos. Kumbaga katulad ng binasa natin kanina sa bad tree, dahil bad tree siya, totally depraved, he cannot produce good fruit, total inability. Okay, so now, sabi ng iba, hindi naman siguro ganun kasama yung tao. Meron pa naman siguro natitirang kakayanan yung tao or abilidad para piliin nila si Kristo. Well, I will borrow yung sinabi ni Sam Waldron sa ilang katotohanan sa Bible patungkol sa total inability. So these are the biblical proofs na ng total inability ng isang tao. Okay, so una, sinabi niya, the scripture asserts that men in their natural condition are enslaved, dead, and blind. So isa-isa po natin, and let's look at the biblical proofs ng mga bagay na ito. Please read John 8:31-34. So unang binanggit dyan na tayo ay enslaved, alipin ng kasalanan. John 8:31-34, Romans 6:16. John 8:31-34. Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. He answered him, we are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house of forever, but a son abides forever. Okay. Therefore, okay, so Romans 6:16 muna. Romans 6:16. Romans 6:16, do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? Okay, so very clear, no? Especially yung Romans 6:16. So, hindi ko na nilagay, maraming verses po, no? Na dyan, pero nilagay ko lang dyan yung mga central na text. Pero yan yung katotohanan sa lahat ng tao. Even nga yung sinabi ni Jesus sa John, yung kausap ni Jesus, mga religious leaders, sinasabi nila, hindi kami naalipin ng sino man. But sinabi ni Jesus, kung sino man na nagpa-practice ng kasalanan, ay alipin ng kasalanan. At sa Romans 6:16, ganun din. So ito ay totoo sa lahat ng tao. Pagkatapos mahulog na Adam sa kasalanan, sila ay naging alipin ng kasalanan. Ang master nila ay kasalanan. Wala silang kakayanan to will or to choose spiritual good that accompanies salvation because they are enslaved of sin. Ba? Parang alipin sa unang panahon. They cannot really
choose sa kung ano lang gawin nila. Dictated sila ng kanilang master. So ganun din sa makasalanan. Tayo ay alipin ng kasalanan. Tayo ay slave ng sin. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, ito ay totoo sa iyong buhay. Wala kang kakayanan sa iyong sarili na tunay na baguhin mo ang iyong sarili. Kahit anong resolutions na sabihin nila, diba, pagdating sa spiritual na bagay, or things of God, they cannot really free themselves sa kanilang kasalanan. For us believers, sa atin namang mananampalataya, thanks be to Christ, dahil pinalaya niya tayo from the bondage of sin. But then, sinabi sa ating confession, hindi lang tayo enslaved, alipin ang kasalanan, patay din tayo sa kasalanan. Ephesians 2:1, sinabi po dun, and you were dead in the trespasses and sins. Hindi po sinabi na you are just sick or you are just drowning. No, you are dead. And ang isang makasalanan ay patay, buried in their sin. Patay siya sa mga spiritual na bagay. He has no spiritual life. He is dead on the things of God. Parang patay, unable siya sa mga bagay patungkol sa Diyos. But sumunod, blind. 2 Corinthians 4, 3-4 and John 3:3. Please read. 2 Corinthians 4. 2 Corinthians 4, 3-4. But even if our gospel is vain, it is vain to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Okay, John 3:3. John 3:3. John 3:3. Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Okay, so that's very clear and straightforward. Bulag ang tao sa mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya minsan, di ba, kahit maganda yung paliwanag sa gospel, lagi nilang naririnig yung ebanghelyo, the gospel is shining brightly on their face, as it were. Unbelievers cannot see. Hindi nila makita, di ba? Hindi nila makita yung importansya na magtiwala kay Jesus. Hindi nila makita yung importansya magsisi sa kasalanan. Dahil bulag nga. They are darkened in their understanding. So that's the reason why sinner is unable to will or to choose spiritual good that accompanies salvation, because they are slave, they are dead, and they are blind. Pangalawa, Scripture asserts plainly and explicitly that man has lost the ability to please God, to do God's will, or perceive and receive the things of God. Romans 8:7 and 2 Corinthians 2:14. Romans 8, verse 7. And 2 Corinthians 2:14. Just read. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. 2 Corinthians 2:14. But thanks be to God, who in Christ always leads us. 2 Corinthians 2:14. Okay.
2 Corinthians 2:14. Lang, check natin, no? But thanks be to God who in Christ always leads us in triumphant procession and to us spreads the fragrance of the knowledge of Him as well. Yeah, 1 Corinthians. Yeah, the 1 Corinthians 2:14. Yeah, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them, because they are spiritually discerned. Okay, so that's first, now first, not second. 1 Corinthians 2:14. So, he is not able to understand them. Sa pagkakahulog, di ba, ng tao sa kasalanan, nawala sa kanya yung abilidad to do what is pleasing to God, to obey God's will. Now, hindi natin sinasabi na hindi nila kayang intindihin ang salita ng Diyos. Maraming unbelievers, maraming alam sa Bible. Madaming alam patungkol kay Jesus, but they are not saved. Why? Dahil kahit marami silang alam, all they know are fall short of salvation. Or they don't truly believe in Christ. Or para sa kanila, kwentong kutsero lang si Jesus. Or foolishness, sabi nga ni Pablo, di ba? Foolishness sa kanila si Jesus. Yung ginawa ni Jesus. Hindi nila magets. Bakit? Nang hindi nila magets, bakit kailangan magtiwala kay Jesus? Lalo na sa panahon natin, di ba, kung okay naman yung buhay mo, no, pinagpapala ka ng Diyos, yung family mo, business mo, walang disgrasya, kung ano man, bakit ko pa kailangan manampalataya kay Jesus? Hindi nila magets yun. Kasi nga, they lost the ability to perceive and receive the things of God. Yun yung nakakalungkot na pangyayari sa ating bilang mga makasalanan. We cannot perceive the things of God. Sa pangatlo na to, no? No man ever wills to receive Christ or to come to God apart from God's drawing. John 6:44 and Romans 3:10. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Okay. Yes. Tama. Wait. John 5:40, no? Sabi sa English po, ganito. Sinabi sa bago yung text na yon, you search the scriptures referring to the Israelites, the religious leaders, because you think that in them you have eternal life, and it is they that bears witness about me. Ano sinabi ni Jesus? You refuse to come to me that you may have life. Isipin nyo, no? Mga religious leaders sa mga kausap dito ni Jesus, and yet sinasabi niya, tinatalikuran nyo, nire-refuse nyo. Dahil nga, sa kanilang sarili, wala silang kakayanan lumapit kay Jesus. They lost the ability to come to Christ and be saved. John 6:44. Lang, ano? 6:44. Walang tao makakalapit sa
kaibang pinapit siya ng Ama na nagsubo sa atin at siya'y muli ko bubuhay sa huling araw. Okay. Wala. No one. Hindi sinabi ni Christ. No one may come. Sa English, sinabi niya, no one can. Referring to ability. No one can come to Christ on his own. We are not able to come to Him sa ating sariling kagustuhan unless, diba, baguhin ng Diyos ang ating puso and grant us the moral ability to come to Christ. God must enable us to choose Christ or else, left by ourselves, we cannot choose Him. Romans 3:10. Okay, so no one seeks for God. Sa panlabas, di ba, there are people seemingly seeking God. Ma-attend ng church, ma-attend sa Bible study. But in reality, and the Bible is clear, no one seeks for God. Marahil yung iba, hinahanap nila ang Diyos, di ba, para i-bless sila financially, or dahil may sakit sila, pagalingin sila ng Diyos, may problema sila sa buhay, lalapit sila sa Diyos. Pero para magtiwala kay Jesus for salvation, para isik ang Diyos, no one seeks for God unless God change their heart upang tunay na lumapit sila kay Jesus para sa kaligtasan. I remember, ewan ko kung sinong ating si Pastor Joey nagkwento noon, no? Meron daw siyang kakilala na nagtuturo ng mga blessing, miracles. Siyempre, pag nag-preach ka noon, di ba, maraming lalapit. Eh, subukan mo daw mag-preach about sin. Tingnan natin kung merong lalapit. Eh, wala nga, onti nga. No? Dahil, yun yung real doon na tao. Sa pagiging makasalanan niya, hindi niya yun nahanapin. Because nag-i-enjoy siya sa kasalanan. No one seeks for God. Okay, sumunod, pang-apat. Ay. Hindi ko nalagay, no, yung pang-apat. Wala nga. Pang-apat kasi ganito yung sinabi po, no. The will of man is not the source or determining factor in the application of salvation. Okay, so the will of man, di ko po nalagay dyan, pasensya na. The will of man is not the source or determining factor in the application of salvation. Sa John 1, 1 John 1, 12 to 13, babasahin ko po sa Ingles, John 1, 12 to 13, at sa James 1, 18, sinabi po doon, una sa John 1, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. James 1, 18, it says, of His own will, sa kalooban ng Diyos, of His own will, He brought us forth by the word of truth that we should be kind of first fruits among His creatures. So, hinahayag dyan, no, na left to ourselves, sa ating sarili, bilang mga patay sa kasalanan, on our own, we cannot receive salvation. We cannot change our sinful nature. Sa ating sarili, wala tayong kakayanang maligtas. We are not the, ang ating will is not the determining factor for salvation. Hindi tayo yung determining factor sa ating kaligtasan. God must first work in our lives.
must regenerate us first in order for us to receive the offer of salvation. Okay, and then lastly, repentance and faith, those crucial duties laid on the sinner in the gospel, are the gift of God. So this is, please read Acts 5:31, Acts 11:18, and then we will read Philippians 1:29 and Ephesians 2:8. Acts 5:31. He is the one whom God exalted to his right hand as a prince and a savior to grant repentance to Israel and forgiveness of sins. Okay, to give or grant repentance to Israel and forgiveness of sins. Acts 11, verse 18. When they heard these things, they fell silent, and they glorified God, saying, then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life. Okay, God has granted repentance that leads to life to the Gentiles. And then in Philippians 1:29, we know this, for it has been granted to you for the sake of Christ. Ano yung pinagkaloob sa atin? Ano yung binigay sa atin bilang mananampalataya? That you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Pinagkalooban tayo ng regalo ng pananampalataya at regalo ng pagdurusa para kay Kristo. At we are familiar with Ephesians 2:8, di ba? For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. So, yung gift na binabanggit dyan is referring to the grace of faith, o biyaya ng pananampalataya. And so, both, no, very clear, yung pananampalataya, pagsisisi sa kasalanan, ay kaloob ng Diyos sa isang makasalanan. Ito ay gawa ng Diyos sa kanilang puso, dahil kung sa kanilang sarili lamang, they will never repent, they will never believe. Kung ikaw ay mananampalataya, nakita mo ang iyong pagiging makasalanan sa harap ng Diyos nung nakilala mo si Jesus. Pinakita sa iyo ng Diyos yung pagiging makasalanan mo at nagsisi ka sa iyong kasalanan at nanampalataya ka kay Jesus. Seemingly, parang titignan natin in human perspective, parang yung tao yung gumawa nun, di ba? Nanampalataya siya kay Jesus, nagsisi siya. Pero behind that, we know na yung Diyos yung kumilos sa kanyang buhay para mabago siya. So, hindi sa ating sariling ginusto yun na maligtas, but rather, you repent and believe because God enabled you, granted you to believe and repent of your sin. It is not our works that no one should boast. So, well, siguro next week na lang dahil medyo mahaba din yun, titignan natin ang ilang mga objections pagdating sa total inability, ilang mga objections sa bagay na ito, no? So, let's pray and ask God that help us more sa understanding patungkol sa mga bagay na ito. Tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, Diyos na mabiyaya, nagpapasalamat kami sa araw na ito na muli niyong pinakita sa amin ang kadiliman
ng aming pagiging makasalanan. Kung paano kami, Panginoon, na bilang makasalanan, kami ay patay, kami ay bulag, kami ay bingi, alipin ng kasalanan. Kaya, Panginoon, talagang napaka-dilim ng kalagayan ng sino man na hindi nagtitiwala sa inyo. They are unable sa kanilang sarili, left to themselves. They cannot even an inch, Lord, ng kanilang sariling katuwiran, ng sarilang kakayanan. They cannot come to you unless you work first in their hearts. Yet, Lord, hindi kami nawawala ng pag-asa. Dahil although ang isang makasalanan ay unable to believe, unable to repent by their own, yet, Lord, you are powerful. You are so mighty that you can overcome the dullness of their hearts, the blindness of their hearts, through the power of the Holy Spirit in regeneration. And so we entrust to you, Lord, especially sa mga mahal namin sa buhay na matagal na namin pinapanalangin. Nakikita namin ang katigasan pa rin ng kanilang mga puso. And we just cry out to you, Panginoon, that you would save them, because alam namin, nothing can save them kung unless, Panginoon, na kumilos ka sa kanilang buhay at sila ay manampalataya at magtiwala sa inyo. We believe again and again to the power of the gospel and to salvation, that you are ready, Panginoon, and willing to overcome the darkness of their hearts. So we pray and ask these things from you, O God. Salamat sa katotohanan na ito na ipinahayag niyo sa amin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging responsible sa aming mga desisyon sa buhay, dahil pinagkalooban mo kami ng will, pinagkalooban mo kami ng free will. We are accountable, Lord, sa aming mga ginagawa sa inyo. Sa lahat ng ito, Diyos, kami ay nagpapasalamat. In Jesus' name, Amen.